sa Brusas. Oh my gosh, this is it. Pag-uusapan natin ngayon. May top 12 dito sa Miss Grand International sa swimsuit competition na naganap dito nga noong nakaraang araw. So, sino-sino ba yung mga nakita natin dyan na magagaling, na nakita ko na hindi nyo nakita. So, yon. But guys, una sa lahat, gusto ko po munang kamustahin kayong lahat, na sana lahat kayo ay okay sa araw na ito. At syempre, sa lahat ng mga bago kong subscribers, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pag-subscribe nyo dito sa channel ko. At sa lahat ng mga kaibigan ko na walang sawang sumusuporta araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa inyong lahat. Gusto ko rin pong magpasalamat sa lahat ng mga nakasubscribe na dito sa Chika ni Mama Sam. Dahil ngayon, meron na po tayong 304 subscribers. Yehey! Maraming salamat guys sa pagmamahal, sa support ang binibigay ninyo. Kaya guys, sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, ang link po ng Chika ni Mama Sam, makikita nyo po sa description natin dyan sa baba. Kaya guys, tara na at mag-subscribe na! Guys, finally, naging press na rin po ako dito sa Miss Grand International. Napakabilis ng pangyayari sa akin. Alam nyo guys, dati, natatandaan ko, bata ako, tumitingin lang ako sa dyaryo ng press conference. Tapos sabi ko, gusto ko maging ganyan. At ngayon guys, finally, eto na. Nangyari siya kahapon. Alam nyo, sa totoo lang yung feeling ko, parang grabe. I try my best talaga na ma-interview yung mga kandidata, makakuha ng magandang video para maipakita sa inyo. Medyo mabagal lang tayo mag-upload kasi mahina yung internet ko doon sa venue kung malakas doon kung gagawin yun. But guys, syempre, yun nga, napanood ninyo, nakita ninyo kung sino yung mga top girl, kung sino yung mga magagaling dito pa sa Miss Grand International. Marami nag-message sa akin yesterday. Sabi nga doon, Mama Sam, ang galing ba ni Samantha? Kamusta si Samantha? Sa lahat po na nag-message na nangangamusta kay Samantha Bernardo, she's fine. Okay lang po siya, lumalaban po siya sa abot ng kanyang makakaya. At sana po ipagdasal po ninyo si Samantha Bernardo na makakuha o marating niya ang kanyang gustong marating dito sa Miss Grand International, di ba? And then, doon naman po sa mga nagtatanong, sino ba yung mga top contender natin dyan? Ayan ang pag-uusapan natin ngayon. But guys, isa pa po, abangan po ninyo dahil meron po akong live interview dito sa Sam Brusas Crown. Ang nag-iisang Miss Supranational na si Antonia bibisita sa atin dito. Nako, sana guys, panoorin po ninyo. Ako medyo kinakabahan kasi Inglesera ang lola ninyo. Alam nyo nga ninyo, ang Mama Sam ninyo ay medyo barok-barok man English, but kakayanin natin yan. So, yon, sana tumutok kayo at sumubaybay ni Antonia. Ito din isa sa mga dream na pinapangarap ko, maka-interview talaga ng international beauty queen, at mangyayari na ngayon, di ba, bukas. So, I'm so excited. Kaya kanina, sobrang grabe yung blessings na nararamdaman ko. 20,000 subscribers! Oh my God! Maraming salamat. Dati, iniisip ko, sabi ko, sino kaya manonood sa akin? Meron kaya? So, yon. At ngayon, eto na, 20,000 subscribers. Guys, maraming salamat sa inyong lahat. Kung alam lang ninyo kung gano'n ako kasaya sa mga nangyayari sa akin ngayon dahil yan sa tulong ninyo. Maraming salamat guys. Sana bigay ko pa yung best ko para sa inyo. So yon, thank you guys. Nako, naiiyak ako. Kasi hindi nyo lang alam kung ano yung feeling na nararamdaman ko ngayon. Kaya guys, pasensya na. I'm so happy talaga sa mga nangyayari sa akin. So yon, tuloy ang buhay, tuloy ang ligaya, tuloy ang laban dito sa Miss Grand International. Ang daming issue, ang daming nangyayari. Sabi nga doon, Mama Sam, anong masasabi mo tungkol doon sa Miss Astrology at sa Miss Grand International? Actually, tinanong din ako dito sa isa sa mga interview ko dito sa bangko. Ang sabi nga doon nga, ano din yung masasabi ko sa Miss Grand sa Miss Grand International at saka sa Miss Astrology. Alam nyo guys, sa totoo lang, ang Miss Grand International, isa yung organization ng pageant na kahit ano namang mangyari, kahit wala ang kandidata ng Pilipinas o ng Diyan, ay tuloy ang pageant nila. Kasi yeah, Miss Grand, organization sila, pageant sila. Tayo yung sumasali at tayo yung gusto makasungkit ng corona. Doon naman sa Miss Astrology, ang akin lang, sana naman, spread love na lang kesa sa 555. Bakit hindi na lang tayo magmahalan at sumuporta sa bawat ginagawa ng bawat isa? More than doon sa lagi tayong ganito, may alitan sa organization, pag hindi nakuha ang corona, magagalit. So parang I think it's unfair sa lahat. So dapat maging love na lang, di ba? So yun, kasi makaka-affect doon sa kandidata natin.
si Samantha Bernardo habang ini-interview siya, napaiyak siya. Pero yung mga sister niya na sumusuport sa kanya, katulad ni Miss Thailand at kung sino-sino pa mga kandidata dito sa Miss Grand International na sumusuporta talaga sa kanya ng bonggang-bongga. Sana naman, ganun din tayo. Sumuporta tayo dito sa Miss Grand International, not only for our candidate, kundi sa lahat ng candidate na nagsasacrifice at talaga nakikita naman natin nag-u-complete. Ang laki ng sinakripisyo ng mga kandidata para lang magawa itong Miss Grand International. At sana, maintindihan natin lahat yun. At sino-sino ba ang top contender na nakikita natin dito sa Miss Grand International? Ano ba talaga ang hinahanap ng Miss Grand International dito sa competition na to? Samantha Bernardo, sapat ba ang ipinakitang rampa dito sa Miss Grand International? Yan ang mga tatalakayin natin ngayon. Oh my gosh, ang dami ko ng chika. So, simulan natin doon. Sa ano ba ang hinahanap ng Miss Grand International? I think ang hinahanap talaga nila, yung mga mal-ala-Latina looks, yung matangkad, maganda, sexy. So, yon, kapag ganun yung standard ng isang girls, I think ang laki ng chance niyang manalo sa Miss Grand International. Yun yung nakikita. Oh. And then, sino ba yung mga top contender na nakita natin dito? Ay naku guys, ang daming magaganda. Ang daming magagaling. Kumbaga parang, kasi iba yung kasi yung nakikita nyo. Iba talaga yung nakita mo na eye to eye. Talaga masasabi mo, naku kakabahan ka. Manalo kaya dito si Samantha, diba? But syempre, confident tayo dyan. At diyan, syempre, para sa akin, namili ako ng 12 na magagaling para sa akin. Na masasabi ko, stunning yung beauty nila. Talagang stand out. At masasabi kong palaban sa competition na to. Sino-sino to? Siyempre, nandito sa listahan ko, si Miss Argentina! Yes, Argentina! Oh my God! Ang sexy, ang ganda ng katawan, ang haba-haba ng legs. Kung romampa, alam mo, habang bumababa siya sa hagdanan, tinititigan ko, talagang makikita mo yung kanyang beauty. Kaya para sa akin, pasok sa listahan ko, si Miss Argentina. Siyempre, hindi magpapahuli dyan, si Miss Brazil. Nako, grabe yung abs ni Miss Brazil. Pumuputok talaga at grabe, bawat punto-punto, kanto by kanto, post-compose, talagang pang-Miss Grand talaga ang the third eye winner. I love Miss Brazil. Ando dyan din si Miss Canada. Alam mo si Miss Canada, napaka-humble ng character niya. Very sweet at alam mo, ang ganda-ganda niya. Yung alam mo yung critical na babae na maganda talaga. So yon, I love her. Tapos ang pangkat pa. Siyempre, hindi magpapahuli sa listahan ko si Miss Czech Republic. Ay nako, bongga. Winner, nakakaloka. Diyosa ang lola ninyo. Lalo na kapag nagpa-perform na. Ay, my God, parang masasabi ko na nako siya na yata magiging Miss Grand International ngayong taon na to. At siyempre, hindi magpapahuli sa listahan ko si Dominican Republic. Nako, she's very prepared. Kung the way siya magsalita, very strong. Siguro naman napanood ninyo, very powerful. Ay nako, I love her, si Miss Dominican Republic. And then, syempre, andiyan dyan si Miss Indonesia. Isa yan sa mga paborito kong kandidata ngayon taon na to, si Miss Indonesia. Kasi alam nyo, iba yung nakikita nyo sa kanya. Pag nakita nyo siya sa personal, hawik na hawik talaga siya ni Venus Ra. At bukod doon, napaka-humble ng babaeng to. Ang sweet-sweet ng dating niya. Kapag nagsasalita siya, naka-smile. Tapos alam mo, sabi niya, mahal kita, mahal ko kayo. Nako, I love her. Tapos talagang grabe yung shape ng katawan niya habang rumarampa doon sa harapan ng mga judges. At nakita mo talaga yung kurba talaga. Ang haba ng mga bias. Tapos kapag pumitik, ay! Bongga! So yon. So, I love her. Lalo na sa personal. Pag nakita niyo siya, guys, guaranteed ko sa inyo. Talagang stunning yung beauty niya. Ang layo-layo pala. Makikita na ninyo yung ganda na meron ang Indonesia. And again din, syempre, si Miss Jamaica. Ay nako, Miss Jamaica, alam mo, sa totoo lang, dito sa swimsuit competition, isa sa Miss Jamaica, masasabi mo, wow, na-enjoy niya talaga ang bawat moment. Nilaro niya lang talaga yung walang tipong pressured, walang parang tipong laban na laban. Basta nilaro lang niya ang kanyang rampahan. At ang nakakaloka sa kanya, nung gumalaw-galaw siya at nag-move-move talaga. Ay nako, sobrang masasabi ko. Itong babaeng to, alam ko ano yung ginagawa. So yon, syempre, Miss Jamaica. At syempre, isa pang mga matitindi, makakalaban talaga dito si Miss Peru. Ang ganda ni Miss Peru sa personal. Hindi po kasi masasabi na, kasi may nagsasabi kasi sa akin, na huwag mo na sabihin maganda view. No, hindi yon.
iba ang ganda na meron sila. Kasi ipapattern mo siya, ano bang hinahanap ng Miss Grand International at makikita mo kay Miss Peru. Kaya malaki din ang potential ngayong taon na to ni Peru para dito sa competition ng Miss Grand International. Hindi mo siya pwedeng isnabin, hindi mo siya pwedeng isantabi dahil sasabihin mo, nako ayoko sa kanya. Ay guys, pressure talaga. So yon. At saka syempre, hindi mawawala sa listahan natin ang beauty ng Pilipinas na si Miss Samantha Bernardo. Samantha Bernardo, yes! Flawless yung galawan, panalo ang mga moves, at masasabi ko naman, Samantha is Samantha. Ako hindi ako na-surprise guys, sa totoo lang. Expected ko na yon. Kasi diba, si Samantha ganyan naman talaga rumampa. Magtaka ka kapag hindi ganyan kaganda rumampa si Samantha Bernardo, lalo na international pageant. So syempre, ibibigay niya yung todo niya dyan. So yon, ang hinahanap ko kay Samantha Bernardo, sana nag-iba siya ng style niya. Kasi yung nakita ko siya noong nakaraang araw, ayun din yung nakita ko sa kanya nung preliminary competition. Sa madaling salita, wala akong nakitang bago. Dapat talaga yung itsura niya, iniba niya konti. Kasi bukod doon sa magaling na siya rumampa, kung ang ginawa pa niya ay inayos, siguro pinusod niya yung buhok niya or in-straight niya. Kasi iisa yung looks niya nung nakita ko nung nakaraan at nung nakita ko siya ngayon. Pero kung performance ang pag-uusapan natin, check na check itong si Samantha Bernardo. Kung tatanungin mo ko kung ano pa yung kulang, sana nga iniba niya yung styling niya. Parang mas pack na pack ang dating. So yon, Samantha Bernardo, sure na sure to, nandito sa finalist ng Miss Grand International 2020. So yon, flawless, flawless rumampa. And then, of course, si Miss Spain. Ah, winner. Winner si Miss Spain. Kaya lang si Miss Spain, may napansin ako. Kapag yung naseryoso yung mukha niya, yung parang shitting a lot. Kasi pag pumaw siya, ngumiti, panalo. Pero kapag nandoon na siya yung tipong parang walang nahagit ng camera, so talagang nakikita mo seryoso yung mukha. Pero kahit seryoso yung mukha niya, ang ganda pa rin ng babae ito. Gusto ko maging Miss Spain! So yon, syempre hindi magpapahuli sa listahan ko din si Miss Thailand. I love Miss Thailand, yung character niya being humble. Yung rampa niya medyo nag-struggle siya, diba? Medyo na ano... Kasi si Lola, medyo yung shoes niya, hindi, alam mo yon, malaki sa kanya, nabali yung shoes niya doon pa lang sa taas. Tapos ang rarampa na ibang candidate. So hiniram niya yung sapatos niya sa ibang candidates. Kasi hindi nga siya makapaglakad doon sa dati niya sapatos kasi napukto yung taong. So yon yung istorya ni Miss Thailand. Kaya yung hindi niya carry, syempre iba pa rin yung pinaractice mo yung sapatos, iba pa rin yung nanghiram ka lang, tapos ang laki pa. So, nahihirapan talaga siya dun sa shoes niya. Yun yung istorya nung kaya natalisod ito si Miss Thailand. Pero, tingin ko, malakas, may preliminary competition pa naman eh. So, doon talaga sila kailangan magpasig laban. At saka syempre, hindi magpapahuli sa listahan ko kung tutusin si Miss Puerto Rico. Ang ganda din, no? Ang ganda ni Miss Puerto Rico, pero sobrang payat niya. Napapayatan ako sa kanya. Kaya parang nang nagdadalawang isip ako. Pero kung rampahan, gawin siya magsalita, ay bongga! At syempre, hindi magpapahuli sa listahan ko si Miss USA. Kakaiba yung ipinakita niya. Yun yung sinasabi ko. Kung ang styling mo ngayong araw na to ay ganito, huwag mong uulitin kasi mag-iisa ang itsura mo. Walang magiging something bago. Yun. Kasi tulad ni Miss USA, nakikita naman natin ang buhok na laging afro. Pero, nung preliminary competition, parang medyo hindi afro yung buhok niya. Ang ganda. Ayun yung naging amazing sa kanya. Tapos yung rumampa pa siya, lalo na yung nadulo na siya sa harapan namin. Ay, pack na pack ang lola mo. Talagang point by point. Very powerful, strong. At masasabi mo, wow, you get it. Diba? So, yon yung nakita ko kay Miss USA. Dito sa competition na Miss Grand International 2020. Ngayon, sino ba ang mananalo dito? Abangan natin ang preliminary competition sa darating na March 25, and then national costume nila sa March 24, and then March 27 naman ang coronation night ng Miss Grand International. Excited na ba kayo? Kasi ako, yes! Excited na. Tignan natin kung anong pagbabago magaganap dito kay Samantha Bernardo, diba?
So yun, nabanggit ko naman sa kanya, Samantha, medyo bagubaguhin natin ang ating styling. Kasi yesterday, yung nakita ko kasi dun sa press conference, nakita ko siya sa press conference, ang susuot niya, yung citrus na gusto ko sabi sa kanya ate. So yung sa competition na, di ba bukas pa? So yun, yung hinubad niya yun, ayun na, ganun na yung itsura. So ko, ay, parang ano, so yun. Pero ang galing ni Samantha, promise. Saka ano, ang lola ninyo, ano siya, may aura. Fresh na fresh. Saka laban na laban. So yun, laban na laban si Samantha. And I think maganda yung magiging resulta nito. Basta support lang tayo. Ipanalangin natin si Samantha Bernardo. Huwag tayong masyadong mag-isip na kung ano-ano. Kumbaga, support lang tayo sa kanya. May botohan yata sila. Please, boto nyo po ang mga kandidatang gusto ninyo. Saka, syempre, boto nyo rin yung ibang candidates. Huwag lang si Samantha Bernardo. Yung ibang candidates na rin dito sa Miss Grand International, ang layo-layo pa nila, diba? Yung si Miss Scotland, bakit ganun daw maglakad? Kasi si Miss Scotland, na-accidente siya noong nagpunta sila doon sa Wat Prakeo. Na-accidente si Miss Scotland. Natamaan yata yung sa balakang niya. Tapos nahihirapan siyang ilakad doon. Kaya, pero tuloy-tuloy pa rin yung laban ni Miss Scotland kahit ganun yung sitwasyon niya. No? Kaya medyo talaga kahapon na, ay nako, love to Miss Scotland. So, yon. So, ngayon guys, kayo ba? Sino ba ang bet na bet ninyo? Maliban kay Samantha Bernardo, sino ba ang mga kandidatang nakita ninyo dito sa Miss Grand International 2020? Please comment below para at least naman malaman natin kung sino ba ang mga kandidatang napipisil ninyo dito sa Miss Grand International 2020. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta dito sa Miss Grand International and of course dito sa akin, sa channel ko. Maraming salamat. Sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, iniimbitahan ko po kayo, please don't forget to click like and subscribe my channel. Ayun nga, nangingitim ako kasi ang init-init talaga. Alam niyo, trabaho kong trabaho. But guys, sa March 24 doon sa National costume naman. So yon, syempre hindi matatapos ang ating vlog ngayong araw na to na walang pa shoutout time! Shoutout po para kay Carlo Martinez. Hello po! Andi dyan din si JR. Andi dyan din si RJ Jacinto. Si RJ Jacinto. Joanna Paul. Kusina ni Bing. John Rendell Villanueva. AC Pascual. Hello AC. Maraming salamat. Andi dyan din si Willie Alagano. At saka si Ray Pacaldo. Andi dyan din si Oliver Ligaspi na lagi din nakatutok dito sa channel natin. At gusto ko rin pong pasalamatan si Marichuy Tordillos at si True Fitness na lagi din nakatutok sa channel natin. And of course, si Kai Cruz. Kamusta Kai? Hindi ko kayo nararamdaman lately. So yon, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suporta binibigay ninyo. Sa aking best friend na si Rona LB, maraming salamat. Sa aking twin sister na si Kaylin Yang, si Mama Gem na lagi din nakatutok dito sa channel natin. Sa inyong lahat, maraming salamat po. Always keep smiling, always think positive. Sabi ng ganun, walang imposible sa itaas. Manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow!